ahora. Si Lucio. At dahil sa agimat ko, kaya ako nagkakapangyarihan. Pero dahil sa inyo, kaya ako lumalaban. Sweet naman ito. Pero mukhang naman tayo. Nayanig ang tahimik na buhay ng mga Kapitenyo dahil sa pag-atake ng iba't ibang klaseng mga halimaw. Marami ang nasalanta at nasawi sa kanilang pag-atake na puno ng takot ang buong Cavite dahil sa kanila. Pero ngayon, unti-unti nang bumabalik ang katahimikan at kapayapaan sa ating bayan. Nag-uuwi na ang mga tao sa kanilang mga tahanan upang umpisahan ang panibagong buhay. Marami ang naniniwala na iisang tao lang ang may dala ng bagong pag-asang ito. Isang bayani na nagngangalang Pepeng Agimat. Oh, ayan ang tatay mong pinag-uusapan nila. Wow! Ang klase ka na ngayon, Ton. Parang superhero na yung dating mo. Alam mo, kahit ano pa itawag nila sa akin, basta ang mahalaga, sama-sama tayo at magsimula tayo ng mga bagong buhay. Tol, kaso lang may kulang pa eh. No. Ito. Ano naman kasi? Nakakaba na ako dito. Nagbibiro ka pa dyan. Relax ka lang. Benji, Pepe! Benji, kaibigan ko nga pala. Si Norin. Nakilala na rin kita. Ah. Bayani na ang tawag nila sa akin ngayon, Tay. Hindi ko akalain na ganito mangyayari sa buhay ko. Palaho ni Pepeng Agimat. Sino mag-aakala ang anak palaho ni Pepeng Agimat? Ipagpatuloy ang laban niya sa kasamaan. Aaminin kong mahirap ang tungkulin na iniwan niya sa akin. Marami akong pagsubok na pinagdaanan. Marami din nawala sa akin. Pero alam kong kahit kailan hindi niyo ako mababayaran. Hanggang sa huling sandali, nung wala na akong pag-asa, pinaalala niyo sa akin kung bakit ako lumalaban.
ipapatuloy ko ang laban niyo. Dahil ako, si Pepe Aliman. Tama na, tawaran! Hindi ka ba lang ang mga sabugin ko ulit ng batang to! Bata! Convincing mo tatay mo. Kung hindi, dito ka na mamamatay. Daddy, tulungan mo ako. Bakit tayo nila? Hindi ka rin tuloy ng 2 million. Hindi mo naman rin hindi kumuha sa anak mo. Kaya ng mama. Ay, tignan mo! Above the law. Hindi po pwede kung sino na lang ang magsusuot ng costume at kukuha ng armas. At basta na lang ilalagay ang bata sa kanyang mga kamay. Wala tayo sa gubat at hindi tayo mga hayop! Vigilante o bayani, kalaban ng batas o kakampi ng pinagdamutan ng hustisya, ano ang katawang sa likod ng tiyagurehang si Bayawak? Ito po, si Bea Sentado, dito lang sa Asintado 24. Bawat isa sa atin ay may pinakaasam sa buhay. Ang sa akin, simple lang. Isang buo at masayang pamilya. Talaga. Eh, para bawang at sibuyas pa lang yan eh. Eh, yun nga eh. Bawang at sibuyas pa lang, ulam na. Nay Belen, salamat ah. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam paano ko itatago itong karinderya natin. Mm-hmm. Ikaw talaga binola mo pa ako. Dinadaan mo ako sa pa-charming ah, oy. Eh, alam mo namang ikaw yung pinaka-paborito kong biyanan, di ba? Loko ito. Siyempre ako lang. Ako lang naman ang maituturing mong biyanan eh. Eh, yun ang ibig ko sabihin. Eh, ang hindi kasi nila alam, ikaw yung sekreto ko kung bakit masarap lahat ng tinda natin dito. No. Ito, oh. Ito.
Antonio. Abay, talagang napakasarap nitong bayawak niya na dugo sa gata. Sana marami ka pang mahuli. Salamat, to. Paalala ko lang sa'yo, Tonyo. Huwag kang gagawin doon sa may sapa sa panghuhuli mo. Dahil baka magalit sa'yo ang diwatang nagbabantay doon, ano? Eh, kung sakali man pong talaga may diwata, sigurado naman po akong maintindihan niya ako eh. Dahil ginagawa ko lang yung para sa pamilya ko. Tay! Uy! Tay, ano ba? Ano? Ang papang ko nung nandun ako sa ospital. Hindi ako umiyak nung kinunan ako ng dugo ng doktor. Wow! Tapang! Talaga kahit isang luha, wala. Tapang! Mwak! Ah, sige. Dahil doon, may gift ako sa'yo. Oh, kunin mo na kayo, Nanay Bilin. Ay, talaga? Nanay Bilin, natin yung gift natin dito sa batang matapang na to. Aba, mamaya na. Ang premyo ni Onay. Kailangan mo na may premyo kay Nanay Bilin. Ano yun? Ano yun? Ando, ando. Oh. Ano? Bigat na. Oh, bigat. Bigat na. Bigat na. Dito ka. Aray. Sabi ng doktor, kailangan na daw operahan si Onay sa lalong magaling panahon. Nahihirapan na daw gumana yung puso ng anak natin. Diyan niya araw-araw na pinagdadasal ko eh. Sana makaipon tayo kahit papaano para mapa-operahan natin siya. Antonio, udan ako na yung cake. Oo naman, iingatan ko to. Kailan ba ako pumalpak? Ako pa. Sorry sila po, sir. Kayo po pala. Sige po, daan na po kayo. Sala po. Salamat po. Palamitbag! Loko ka! Hoy, kaya nang bahala rito ha. Pupunta pa ako sa birthday ng inaanak ko, ha? Sige tayo, kami nang bahala dyan. Huh? Ay! Loko ka! Ay! Loko ka ba? Ay, magsantipihan ang mga tao. Sample lang ko kaya ito. Uy, isan-isan! Teka lang! Sino? Ha! Kaso na yun. Gulong siya eh. Relax ka lang. Parang bahala rito. Turuan ko lang na leksyon itong mga mayayabang natin. Ha? Hoy! Hindi porke mayayaman kayo at nasa poder ang mga pamilya nyo. Pwede na kayo manggulo rito. Hindi nyo ba nakikita to? Ito pa! Tanod. Taga-alaga ng order and discipline. Ha? Tumahimik ka nga. Baka gusto mong patanggal kita sa barangay. Boss naman. Hindi nyo ba narinig? Order and discipline. Baka gusto nyo kumorder ng ano? Bossing, baka nagkamali kayo ng lugar na puntahan. Birthday kasi ng anak ko ngayon eh. Pwede ba? Sa iba lugar na lang kayo manggulo. Boss, baka gusto nyo cake. Meron, cake. Cake, tapang mo ah. Cake. Pasara kaya namin tong karinderya mo. Isang tawag lang yan. Gusto mo, Tonya Bayawak. Kaya na, boss. Pwede mo naman umalis na kayo kasi nakakabahala po kayo. Sarap ka ng ulo nito eh! Kayo ha,
Tama na. Huwag dito. Yung mga bata dito. Tonyo, relax ka lang. Para naman ang ipag-away sa'yo eh. Oh, Brandon, pwede ba? Umalis na kayo. Huwag kayo manggulo dito. Sure. Whatever you say, hindi kita matatanggihan. Kahit na ipinagtalik mo ako sa magbabayaw, kaya kaibigan pa rin ang tungo sa'yo. You can trust me. Wala kang gagawin para masaktan ang pamilya mo. Pero kahit anong kailangan mo, kamahigayang lumapit sa akin. Sisto Funestus, et asopios nebula antectus, ementor aspectus, mens mentes mundus eta. Circus consisto Funestus, et asopios nebula antectus, ementor aspectus, mens mentes mundus eta. It's not magic. It's called power of the mind. Mind control. Hypnotism. We were celebrating his birthday. It was this old antique shop. What? Happy birthday! Oh! Mahal ito eh. Ano ka ba? Ingat-ingat sa mga gamit. Oh, brother! Bro. Where do you think you're going? Ayan. Ano, wala yan, wala yan. Okay ito ah. Wala. Ito. Ayos to, gift mo na lang sa akin to ah. Salamat ah. Salamat ah. This book gave Brandon his power. Kahit sino, kaya niyang paglaro ng isip. May tawag dyan eh. Budol-budol. Yan yun, pare. Hindi tayo budol-budol. Mas makapangyarihan ako dun. Super budol-budol. Gusto mo subukan ko yung kapangyari ako sa'yo? Huwag na, Insan. Iba na lang. Circus consisto funestus. Et asopios nebula arbectus. Ementor aspectus. Mens mentes mundus eta. Circus consisto funestus. Et asopios nebula arbectus. Hello po! Kikisang miyala! Relax, huwag kayong matakot. Eh, gusto ko lang malaman kung anong oras na. Mens mentes mundus eta. Mens mentes mundus eta. Mens mentes mundus eta. Sabi niyo ho, hindi kayo nag-withdraw ng pera ninyo? Ako hindi na nga maalala ano nangyari. Basta alam ko meron dalawa lalaki lapit akin eh. Tapos ako gulat na lang. Pag-withdraw ko, wala na pera ko. Wala na mga lalaki. Nay, hindi niyo ba ho talaga natatandaan yung mga mukha na lalaki kumausap sa inyo? Hindi ko ata. Hindi ko alam. Hindi ko matanda ng mukha nila eh. Paano ho, Nay? Ang pera ko. Paano na yung pera ko? Alam mo, sinasayang lang natin ang oras natin dyan. Ba't din lang tayo manood ng CD? Maganda ang palabas ngayon. Doon tayo sa seat for two. For me and for you. Nay, doon po tayo sa protection desk. Ano? Wala na. Ano na? Naririnig niyo po ba, Nay?
Hindi pa ba hininto? Eh, ba't naman hininto? Diba sabi sa'yo ni tatay, gagawin niyang lahat para mapa-operahan ka? Oo nga. Malapit na mabatupad yung hiniling mo nung kaarawan mo. Nagagaling ka na. Hindi naman yun ang hiniling ko eh. O, ba't ano ba hiniling mo? Sana mawala na yung mga salbaheng lalaki. Baka kasi sakta nila tayo eh. Eh, bakit naman nila tayo sasaktan? Diba, sabi sa'yo ni tatay, pagtatanggol niya kayo kahit kanino. Diba, sabi ko sa'yo yun? Saka, alam mo ba may agimat ni tatay? Napapanlaban niya sa mga masamang loob? Gusto mo bigay ko sa'yo yun? Ayan na. Lalagay na sa'yo ni tatay. Ayan. Nasa'yo na ang agimat ni tatay. Ibig sabihin yan, malakas ka na sa kamatapang. Pero huwag mo sasabihin kahit kanino yan, eh. Kasi mawawala niya ng bisa pag sinabi mo. Ayos mo yun? Okay. Oh, sige na. Matulog ka na. Kailangan mo na magpahinga. Dali, tatabihan ka namin ni tatay. Nay, pwede bang kwentuhan mo ko? Kahit isa lang? Yung tungkol sa mga diwata? Oh, sige. Dikit ka na. Dali, gaga na parang makapahinga. Ha? May mga diwata raw na nabubuhay dahil sa mga batang naniniwala sa kanila. Ang mga diwatang ito ay nakatira sa hangin, sumasakay sa alikabok at palagi nakabantay sa batang nagbibigay buhay sa kanila. At isang araw, ibabalik ng diwata ang regalo na pinakahihiling ng puso ng bata. Sabi nilang, walang kasalanan ang mga nilalang na ito sa'yo, Tony. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Patawarin mo ako. Ito lang ang alam kong trabaho. Ginagawa ko lang ito para sa pamilya ko. May sakit ang anak ko, kailangan niyang operahan. Alam ko ang kalagayan mo, Tony. Alam kong tinanayin sa'yo ang likas ng kabutihan. Kaya kung mangangako kong hindi napapatay ng bayawa, o nang kahit anong hayop dito sa sapa, bibigyan kita ng ganting pala. Pinapangako mo po. Hinding-hindi na ako manghuhuli ng bayawak. Kung ganon, tingnan mo ang sapa. Sa dulo niyan, may nakatagong baul ng dito. Hanapin mo, kunin mo. Pero bilisan mo lang dahil makikita lang ang baul bago lumubog ang araw. Saan mo matatagpuan ang... Nakatagong baul ng dito.
magtapat ka nga sa akin. May inililihim ba kayo sa akin ni Maring? Hindi mo pakunin si Maring. Relax. Alam mo kasi, mga tulad ni Maring, eh, dapat pinaghahandaan yun eh. Anong ginagawa mo dito? Ng gabi po. Teka! Tonyo, nagtataka lang ako sa biglaang pagyaman mo. Sabay nung sunod-sunod na karanapin dito sa lugar natin. Siguro kung ano-mano ako meron ngayon, dapat labas ka na doon. Talagang matapang ka, no? Hindi mo kilala kung sino binabangga mo. Thank you.